Mga dapat dalhin ngayong panahon ng tag-ulan. Laging magbitbit ng payong at raincoat. Magsuot ng waterproof na bota upang maproteksyonan ng paa sa baha. Magdala ng towel para may pamunas kapag nabasa ng ulan. Mahalaga ang first aid kit para maibsan ang karamdaman o maiwasan ang mas grabing pinsalang dulot ng aksidente. Tandaan, tuwing panahon ng tag-ulan, iba yung pag-iingat ang kailangan. Magandang umaga, Pilipinas. Kayo ay nakatutok pa rin sa Panahon TV. Sa iba pang balita sa loob ng bansa, matagumpay nga na idinaos itong National Science and Technology Week na layong isulong ang kahandaan sa mga kalamidad. Alamin natin ang detalye mula kay Brent Maniklang. Science, technology, at innovation. Paano nga ba ito nakatutulong upang tayo mas maging handa sa oras ng sakuna? Alamin natin yan dito sa taunang ginaganap ng Department of Science and Technology. Tara! Matagumpay na inilunsad ang National Science and Technology Week sa World Trade Center sa Pasay nitong July 17 to 21, kung saan tampok ang mga gamit at teknolohiya na naglalayong patatagin ang disaster preparedness. Una, mga pinipicture ay yung mga gamot na nakukuha sa mga medicinal plants. Pero nung nag-evolve na, dumami na yung ating mga nutritionists, food scientists, mga space scientists, mga ganun. Nagkaroon, ipinipicture na dito yung mga high-tech ba? Narito ang storm surge simulator na nagpapakita ng posibleng level ng tubig dagat tuwing may bagyo. Ipinapakita rin dito ang color-coded rainfall warning ng PAGASA. Pinagkakaguluhan din ng augmented reality flood simulator na nagpapakita kung saan napupunta ang mga tubig ulan kapag ito'y bumagsak. At ang tropical cyclone simulator na nagpapakita ng lakas ng hangin sa bawat warning signal. Ipinapakita naman ng earthquake simulator kung gaano kalakas ang maaari mong maramdaman kung sakali mang lumindol. Sa paggamit naman ng fault finder, malalaman ang mga lugar na malapit sa fault line. Natutunan ko po na not necessarily po na nasa fault line po kayo ay mas malakas po yung malalamdaman nyo po or yung intensity po as compared dun po sa mga mas malayo. So, meron po sila na pag po nagkaroon daw po ng rupture, may 5 meters daw po yung safety doon po sa fault line. Tampok din ang automated water level and rain monitoring using real-time observation o alerto kung saan ipinapakita rito ang early warning system sa President Roa sa Zamboanga del Norte kapag tumataas ang level ng tubig sa ilog. Bukod sa mga inobasyon, may mga exhibit din dito na hatid ang kaalaman tungkol sa SNT farm, bandograph generator at iba pang teknolohiya. Sa tulong at matalinong paggamit ng teknolohiya at siyensya, tayo'y mas magiging handa sa posibleng paparating na sakuna. Mula rito sa World Trade Center sa Pasay City, ako si Brent Maniklang para sa Panahon TV. Susunod, highlights ng surprise shake drill ng MMDA Balikan. At balita sa labas ng bansa, heat wave nararanasan sa Japan. Ohio at Iowa, tinamaan ng buhawi. Magbabalik pa ang Panahon TV.